Oo, daanan na kong. Good morning, guys. So just arrived. There is my Binabista nga fiber boat nga port. So amo na ning itsura ni subong, do wala man gid changes. View of Iloilo from here. Makita ninyo. So amo na nang aton skyline da sa Iloilo. So short trip lang ni guys sa nga munding nga nagulago sa Guimaras. So makadto kita dire kita ma-exit. Pagwa na no sa ilalim ng dulungkaan. Mayong unto guys. So currently ari ko di sa may nabalas ano. May secret or hidden gem dere yung beach ano. Nga public lang siya. So anytime pwede mo siya ma-access. So currently ari ang sign gilid nila sa mga basura lang leftover. So dapat i-muson pagkatapos. So halina sa main road dito sa Nabalas area sa Guimaras ano, facing Negros. So try nato mag tanaw dito sa beach area ngani kay may mga shades dito guys sa kilid along sa beach line. Yeah, pwede mo siyang makatambay lang kamubala. Currently, I think ang fisherman ni ang tagiyasang barutong ni. So, pakita ko lang sa inyo guys nga facing siya Negros oh. So, makita nato ng Negros. Dire ko ng clear day. Actually, makita siya subong. So, ini guys, libre lang siya. Well, before miara sa ulunan sa left napon nga previous nga beach resort pero nag-close down na siya no. So I think i-retiro ng beach resort no. So which is dito ng area. So dito siya ng side. Ang certificados makita man naton dire. So medyo actually lapit lang siya so do layo lang ko sa camera. And then Domangas Port. Dito na 'yon and then Negros Island. I think Canlaon. Canlaon na siya guys. Or Silay. And then makita nyo may mga nagalangoy din no. Libre lang ini guys. So publicly available na din siya ng beach diri sa may Nabalas area. So anytime pwede ka makakanto diri. Kagi visit nyo lang ang area ngani. So gamay lang ganin tao while compared sa mga Jordan yung mga beaches siyempre puno. Usually pro diri guys tauhay. And then ang north wind diri naga blow so medyo matugnaw pa siya no sa maskin summer day siguro matugnaw na di ang hangin. Then may mga shade pwede kakapasilong dito sa mga daw mga ornamental plants ni siya nga nagdalagko na bla nabuhi diri sa may tubig dagat. So pwede ikaw kapasilong. Wala na din sa mga cottages. So neighborhood lang na din ari diri mga fishing boats ng mga gagmay. Actually may aragay palapit no. Currently no. So halin siguro sa may baybay. So lapit lang ini sa may simbahan. I will show you the map no para makita niyo kung ano itsura niya. Kung ano siya kalapit sa may area sang Nabalas. Amulay na guys. So suggestion lang kung gusto niyo magkanto dito sa may Nabalas area sa Binabista. Roughly mga siguro mga 5 or 7 kilometers sa Itulyo sa bridge naton yung side no sa Guimaras yung side. Hindi okay lang ka video. Pero
mo naging sinsya ka mo to? Nga pwede? Oo. Pwede ka dulong? Pwede ko na, oo. Ah, okay. Kaya naglik ko nun yung ilang warp. Galing ang biyahe. Isang bago pa lang. Bali mga bangka lang ganyan eh. Oo, mamamula niya. Pero ang gatabok niya sa Negros. Kung miruro, galing ko na sa una. Galing sa uli, naguntat man. Wala sa mega invest. Thank you, Gab. Okay guys, so alin na kita sa may Sibunag yung warp. Ano? So, muna yung sumura din. So, muna yung magbiyahe, ang Nabimar. Ang isa I think ang Nabimar ang yellow, while ang isa ang Nabimar ang puti. So muna yung ilang warp nila eh. Tapos papulupandan ni siya guys. So Sibunag, pulupandan yung yellow. So muna ang itsura sa ilan din yung warp. May mga isla, so sa isla nga ni eh. Makita na natin ang Negros guys, so tanaw natin kung yung magiging tara nang yan yung Negros Island, no? So I think muna siya ang kanlaona yun na I think yung bukit. So Pulupandan to Sibunag yung biyahe, no? So halin din sa Sibunag baka to Pulupandan. Umot lang niya ito yung video, pero at least nakita nyo guys yung tapok sa Negros. So wala akong balo ko ng dali ang tie-dive dito sa Facebook lang ang tie-dive ko naman na hindi dali na ang Gimaras to Negros na tie-dive ang gawin eh. I think mga okay guys, so ari kita dali sa may Asinan, dali sa may Sibunag, no? So nalabayan lang namon ini nga area, no? Pakadto sa may Ilanga Port. So currently nag-harvest sila, so makikita nyo dito guys. Ang iba nag anong tawagan nila? Hagot? Ginakagot nila, no? So ang ini kung magmala ng asin kaguton, tapos after sina miyara to, kung may makita ninyo nag ginaharvest sina after nilang ay ano pagkuwasang asin na butangan naman tubig amo to na buwad na to sa cherry tubig so bago, so once maharvest ibutang liwat tubig asin. Okay, so ini ma ano na siya, mabutang na siya liwat, kumbaga i-refill niya na. So ang pagbutang kuno sang tubig nga asin kag ang harvest 24 hours after kag kinanglan nga init-init gid siya. So at this moment mga alas 3 sa ngapon guys, pero grabing init dire. So kinanglan niya mainit gid. So amo na ang ilang activities dire. Pila ni sa ano ni sang area? May pila ka hectare ya. Pila sa hectare? Siguro mga 3. Estimate ko to mga 3 hectares eh. So amo ning area nila diri. Diri lang din ata si Tito. Oh, sa wala diri sa ano wala. Sa ano rin so miara ang bisita wala. Ano ang purpose ng fan? Sang ariring. Oo. Ilang win. Oo. Anong purpose niya? Shadow gaano tubig. Basta sa bomba, nagyo mga So nagapump siya sang tubig. Okay, so water pump gili ini. So makita nyo guys yung electric pan. Actually water pump. The windmill. It's actually a water pump. So aras siya, no. So try natin focus. So aras siya. Na. So water pump gili nila na. Para magkuha sang tubig, then I think amo na gina-refill nila para sa ilang salt beds. Kasi amo na ong tubig amo na og na pundo na da para mag ano nagidla gabi gidla ya ano mag solidify siya, magtigas siya gabi, mga
Maglapuyot siya, maglapuyot ano. Okay, so malangin na, dere guys, sa aton niya. Short stop over.